Walang kwenta magpa-car wash. Sino nagpa-car wash sa inyo? Moisture problems. Moisture problems. Yeah. Punas, punas, punas pa more. Kasi sa mga Lancer din siya. Ilan bang Lancer ang nilabas bago ito? Ito yung second gen na Lancer after ng R-Type. So lumabas siya ng 1970 to 79. Mas 1980 to 87 box-type. Tapos sumunod sa box-type. Lancer na singkit. Singkit, tas itlog. Itlog. Tapos yun na yung mga ibo na. Ah, okay. Ito, kwanto. Tawag dito rare fog lamp. Also known as turbo lens. Yeah. Turbo lens tong mga to. Tapos, sa tunay na Lancer EX, iilaw yan pag nag-boost na yung turbo nila. Ito, ginagamit ko lang pang park light. Tapos ito, talagang rubber siya. Ito yung... Original. Spoiler. Ducktail spoiler. Okay. Sa mga old school, nilalagyan din naman ito. Bakit? Churikawa. Akala ko ano lang to. Alam mo yung may keychain ka sa likod. Correct me, pero ano lang, parang may mga rebels sa Japan, yung mga kususo, mga siraulo kumbaga, parang ganyan. Inanakaw nila sa train yun eh. Tapos yun yung parang pinaka, siguro yung tatak nila, kung bad boy ako. Parang ganun ah, yun ang pinaka ano ko. Tapos nilagay lang sa sasakyan. Nauso, kasi iba yung culture sa Japan eh. So, yun. Ayan o, may pa 50 shades. May pa-50 shades! Yun pala yun, hindi yun yung dahil badass. Hindi sa dami ng train na nakawan mo, hindi yun. Gusto na yung paa niya lagi. Paano? Ala, hindi nakuha, Pabs! Paano? Sige na! Ayoko. Oh, Pabs, wala kang chupikawa doon. Ay, walang 50 Shades of Pablo. Clear tint lang. Suriwawa. Next. Sa gauge naman ito ni Jemel, pagpasok natin, may kita nyo GSR siya. Kasi yung parang nakaset yung GSR na may RPM. Tapos andun yung gas, andun yung temp. Pero sa SL, pagdating dito sa side na to, yung battery, oil, and mga sensors na handbrake, ganun. Pero wala siyang RPM. Parang andito yung temp niya, tsaka gas. So yun yung papalit, wala na siya doon, nandito siya. Tapos dito parang sensors lang. Tapos may clock. May lahat sila may clock. Lahat ng box type. Lahat sila may clock. So yung iba pa, so sa mga EX, meron pa silang battery, parang ampere gauge. Meron pa silang turbo gauge dito sa baba.
Tapos ito, hindi sa 180 hanggang 200 sa. Ang ano 220, yung... 200 ganun, okay. Sa mga nakikita ko. Nice. Yun yung mga Euro-Japan. Yun yung mga Japan talaga. Okay, nice, nice, nice. Ayun. Tapos, ano ba, yung hazard nito, so hindi nyo makikita, wala dito yung mga hazard. Totoo? Wala yung hazard. Saan yung hazard ang hazard? Dito. Para siyang L300. Ah! Ayan, yun sa... Okay, tapos nice. Tapos meron din siyang mga choke, yan yung mga talagang sa mga old. Pag start up nyo guys, kailangan to. Pero ay, iba kasi pinapaano. Pag malamig sa umaga, hihilain mo siya, ito-choke niya ang carb. Tapos isa-start mo na siya. Pwede natin gawin yung... Hindi ata, hindi nakakabit to. Bali, pina-bypass na niya itong ano na to. Itong ano, choke. Kasi ito yung idle up pa ng mga panahon na to. Parang ganun. Tapos yung mga fog lights. Yun lang. Rally art na yung steering wheel. Rally art na drift. Kaya mga racing. Mga racing. Popsi Ramon. Okay, yun po. Next. So with me is the owner of this box type, si Kuya Daryl. So, what's up? Andito tayo sa project. Uy, grabe Kuya, ang dami mo nang nagawa dito. May mga paganyan-ganyan na si Kuya. So Kuya, yung ginawa mong setup dito para pang racing? Pang racing tas pang daily siya. Pwede rin pang show. Ito yung mga stock niya no Kuya? Yan yung stock niya. Yan yung mga stock pa niya, Pop. Hanggang ano lang pala to? Hanggang 8,000 na din yung RPM nito. Pero may mga ibang box type kasi Kuya, 'di ba? Hanggang 6 lang, 6,000, 'di ba? Kasi ito pa na siya, GT variant na siya. So iba pa? Iba pa. Hindi kasi gaano accurate yung nandun. Sa katagalan. Oo, matagalan. So, kaya bumili ka pa nito. Tapos, may ano pa din siya. Nice. Ako, wala ko nito eh. Sa kahit may race car ako, wala ko niyan. Yung parang kill switch ba to? Yan. Pagpapatay mo siya, ibababa mo na lang to. Tapos, pag restart mo siya, on, tapos start. Sabi namin sa inyo noon na ni Pabs kanina, nasabi, o sa inyo kanina na onti lang kasi yung safety features ng Lancer na box type pa kasi sa ni-release nga siya nung 80s yung mga safety features seatbelt lang yata. Seatbelt. So wala pang airbags noon. Wala pang mga ABS ganon. So si Kuya may Fire X para dagdag safety. Yan. Doon tayo sa ano Kuya, ito. Sparko na seats, ayan. Takata seatbelt. Ito, Takata seatbelts na nilagay niya ng 4.4 pa, no? Yan. Tapos, ito na yung mga stock. Na. Okay. Yun yung pinagkakaiba nila nung buwan ng GSR, yung sa rear seats din. Ito rear seats to? Oo. Pero kinover niyo lang para maano? Ma-preserve. Halos lahat na sa loob na preserve pa rin, stock pa rin pati itong mga to niya. Itong yung mga interior pala nito Kuya, may pagkakaiba each model na inano. Like ito. GSR pares na sila nito. So GSR GT ganito yung interior na stock. Tapos sa SL straight lang siya, parang putol lang pala to. Mamaya, titingnan natin yung interior ng SL. Nasunod pa rin kasi yung mga kwan niya. Yung nasa manual niya. Wow! May manual pa! Ilang taon na yung manual mo, Kuya? Nasunod pa rin. Yung sa loob. Yung kumbaga ang na-modify lang dito sa loob kasi yung kwan lang. Yung upuan lang ng driver. Tapos yung mga switch, yan lang. Pero lahat, period correct yun sa loob. Okay. Di susi pa rin yung gas sa gas. Di susi pa rin, no? Kung may matanda ka na kung may ganito. Yung model na ito, Kuya, may ganito talaga. May lagay na lang na ako dito. Pero anong model talaga yun?
na may ganito yung mga back type. Yung mga extra na may fender mirror. Ano tawag dyan? Fender? Fender mirror. Fender mirror. Kasi wala mirror. Sa fender siya. Ah, galing no? Ayan, ito yung stock. Stock pa. Laban ni Chai, hindi siya fiberglass glass since nung nilabas siya sa casa. Ito pa rin. Kaya nilagyan ko ng tape kasi co-corrode na siya eh. Mm-hmm. Sa sobrang luma niya. Mm-hmm. Hindi ko pa, walang may, walang makaayos eh. Kita sa pwede, sa bagyo. Tapos inakyat ko ito from everything. Everything. Pero lang yung ano, yung skin. Ang cool naman, may carpet pa siya sa baba. Di ba? Tapos, yeah, pa yung mga stickers ko, pati sa hood, yung mga Japan yun na ano, hindi ko pinanggan yun. Ito yung nasa loob. Wait lang, walang ilaw. Ito yung stock. Stock na nasa loob. Yan. GSR. Tapos ang GSR, ano pong parang ano niya? Displacement? 1632. 4G32 na 1600. Same siya ng GT. Mm. Yun lang yung year lang nila na nilabas kasi. Ah, okay. Kumbaga ito hanggang 84 GSR. Tapos 85, 86 SL, GT hanggang 87. Two years na. So, ayan. Thank you for having me na in-invite ako para i-vlog yung mga box type nila ng mga old school. And I hope na naliwanagan kayo kung ano nga ba ang box type na Lancer. And I hope you were inspired to build your own box type. Yun. Thank you so much for watching this vlog. See you again on the next vlog. Bye! Hindi nagtanggap yung speaker niya. Pero kung tatanggalin mo lang itong plastic, dahan-dahan mo lang tanggalin itong mga ito. Ah, sige. Sure. Sa race car ko na lang yan nilalagay, kuya. Yan. Thank you, ate. Yep. Yun! Thank you, kuya! Sino pong gumawa ng paint nyo, Kuya Daryl? Ay, kami na rin. Ah, ng ano? Oh, shoutout mo na! Ng teacher's camp. Made in teacher's camp. Yan. Saan yung pag-anohan nito? Dito sa gilid. Ito. Tapos iwasog mo paharap. Sige, ako. Ah, itataas mo siya. Tapos iurong mo yung pet mo. Ah, old school na old school. Solid. Yan. Yan yung ano niya. Neutral to? Shoot ah. Yes. So ito po. Okay. Yung kabig ng mga box type, maano lang talaga. Mahina. Sige, so, tama. Mahina ang kabig ng box type? Oo. Kaya super wide dapat yung super kumpa. Wide. O, parang nagda-drive ng van. Ganun. Sige, akit mo. Go lang. Rubbing. Lowered problems. Yan. Sun break. Yan. Itawa na. So woo! Good. It's all good, mamen. Eh. Okay, ikaw na. Ay, wait lang. Diyaka muna. Yan. Old school problems.